In this video, we're going to discuss about the basic ideas na dapat nating malaman to start the study of projective geometry. So simulan natin sa tatlong undefined terms, yung point, line, and plane. So usually, kapag sinabing point, dinedescribe natin siya as dot. And kapag line naman, dinedescribe natin siya as the certain set of points, no? Na which is, nagpo-form siya ng, kapag sinabi nating line, ini-imagine natin siya as a straight line, no? Which is nag-extend infinitely in opposite directions. Tapos, kapag sinabi naman nating plane, that is a flat surface na nag-extend in all directions, okay? And sometimes, dinedescribe natin siya as set of points and lines, okay? So now, let's start with the word incident. The following pairs are said to be incident if point is element of line, point is element of plane, line is element of plane. So dito, napakahalaga ng word na incident. So palagi nating magagamit yan sa mga susunod na discussion. So masasabi daw natin na incident yung point and line kapag yung point ay nasa loob or element siya ng line. So anong ibig sabihin nun sa geometry? So para ma-imagine natin, let's say meron tayong line. Let's say meron tayong line L. Then meron tayong point P dito. Okay? So dito, yung point P ay element ng line L. Okay? Kapag yung point P ay naglalay doon sa line L. Then yung point P naman, element ng plane, kapag let's say meron tayong plane, and then nasa loob ng plane na to, let's say ito ay plane alpha, nasa loob ng plane na yan yung point P. Then the last one, line element of plane, let's say meron tayo again plane, then let's say ito ay plane alpha, then nandyan sa loob yung line L. Okay? So ito, point P, element of plane alpha, then line L, element of plane alpha. So usually, ang point, ginagamit natin dyan ay uppercase letter to denote the point. Tapos lowercase letters naman yung ginagamit natin para sa lines. Then para naman sa plane, usually ang ginagamit natin ay Greek letters. Let's say alpha. Okay? So ito yung mga example na ng incidence. So yung point ay, point tsaka line ay incident. Tapos point P tsaka plane alpha ay incident. Then line L tsaka plane alpha ay incident kapag ganyan yung case na nangyari. And bukod dyan, masasabi natin na yung former lies on or in the latter. Okay? So ibig sabihin, etong point lies on line L. So dito naman, point P lies in plane alpha. Or line L lies in plane alpha. Okay? Then, bukod dyan, the latter, we can say that the latter passes through the former. Okay? So meaning, sa ganitong figure, pwede nating sabihin na line L passes through the point P. Or plane alpha passes through the point P, and plane alpha passes through the point L. Okay? So tandaan natin yung mga wordings na yan. Passes through, tsaka yung word na incident. Okay? So kapag meron tayong line, let's say line L, passes through points P and Q, then we can say that line L joins P and Q. And isusulat natin siya as ganito. L equals PQ. So take note, PQ, dalawang points na yan, ang nire-represent niyan ay line L. So ang ibig sabihin niyan, line L passes through PQ or L joins P and Q. Okay? So ganito yung itsura niya. Then next naman, kapag yung plane, let's say plane alpha, passes through lines L and M, then we can say that
plain alpha joins two lines, L and M. Okay? Then, we can write it as alpha equals ML or LM. Pwedeng magkabaliktad. Okay? So, take note ha. Yung sinisimbolize na itong ML o kaya LM, dalawang lines, dalawang small letters, ay isang plane. Okay? And, ang ibig sabihin yan, yung plane alpha na yan ay passes through ML, lines ML, or joins two lines, ML. Okay? So, next naman, kapag naman yung plane alpha passes through a line and a point non-incident dun sa line natin, then that plane alpha joins the line and the point. Okay? And i-denote natin siya as ganito. So, alpha equals PL or LP. So, pwede rin magkabaliktad. And take note, ang nire-represent neto ay plane. Okay? So, plane alpha. Okay? So, ganito yung itsura niya. Okay? So, halimbawa meron tayong lines L and M. Then, meron tayong point P. So, if point P lies on both L and M, then we say that these lines meet at point P. Okay? And we write P equals L dot M. So, take note, meron siyang dot. And ang nire-represent neto ay point P. Or yung common point ng lines L and M. Okay? So, meron tayong note dito. Kasi kanina, inintroduce ko sa inyo yung LM. So, yung LM, ang nire-represent niyan ay plane. Okay? So, pero, yung L.M, ang nire-represent niyan ay point. O yung common point ng lines LM. So, take note ha, magkaiba yung LM tsaka L.M. Kasi, usually, nakasanayan natin na yung L.M, ginagawa na lang nating LM. Okay? Pero dito sa projective geometry, magkaiba yung nire-represent nila. Okay? So, bukod dyan, meron tayong L.alpha. So, dito meron tayong line L tapos plane alpha. Okay? Ang nire-represent naman neto ay common point of a line and a plane. Okay? So, kapag naman alpha dot beta, so dalawang planes yan, ang nire-represent naman yan ay common line of two planes or intersect line intersection of two planes. Ito naman point of intersection ng line and the plane. Okay? So, ito lang naman yung mga basic ideas na dapat nating malaman sa projective geometry.